Kailan ba kayo bayan na ibalik na ang anti-subversion law ng mga otoridad? Panahon po ni Fidel Ramos, tinanggal po ito. Pero nung nabuo ito nung panahon ni Presidente Carlos Garcia. At pagkatapos na amyendahan nung Pangulong Marcos. Ang anti-subversion law bayan ay kapag ikaw ay sumusuporta sa mga CPP-NPA, nagpapadala ng pera, tumutulong sa NPA, pwede kang kasuhan ng subversion. Pag ikaw ay yung mga sweldo mo, binibigyan mo sa NPA, NPP, at sasabihin mo sa mga placard, mabuhay ang komunismo. Pero inaliso yan noong panahon ni Ramos dahil nagagamit daw ng mga otoridad para usigin, para sundan-sundan ng mga estudyante, etc. Pero lumalabas yung ngayon, napapanahon na dahil ayon doon sa isang magulang, kakailan yung kanyang anak gusto niya na umuwi. Ay hindi na nauwi. Hindi naman pala nakidnap, ayaw lang umuwi ng bata. Dahil gusto nang maging sumapi sa miyembro ng mga kaliwa. My goodness! Ang tingin po ng DILG at PNP, ito ang tanging pamamaraan na pangontra sa pagre-recruit sa mga bata para maging miyembro ng CPP-NPA at ng mga kaliwang grupo. Bueno, sangayon ho ba kayo o hindi? Kung kayo'y sangayaw at kung hindi, naku, i-text nyo lang ho kami sa aming Globe Line 0995-946-2166 at sa aming Smart naman 0928-265-8796. Bayan, babasahin ho natin yan mamaya ang inyong mga opinion, reaction, suggestion, panawagan and pawate. Siyempre, nasa linya na po ng aming telepono si Police Brigadier General Bernard Banak at tagapagsalita po ng pambansang pulisya. Magandang umaga po, General Banak, sir. Yes, sir, Rin. Magandang umaga po sa mga taga-subaybayan ng Tutok, Tulfo. Magandang umaga. Salamat po. Sir, may pronouncement po. Si Secretary Anyo ng DILG nagsabi na kung siya ang tatanungin, gusto niya na maibalik muli ang anti-subversion law na ito po ay pinawalang bisa noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Si General Albayalde rin po kahapon nagsabi na makakatulong ang anti-subversion law pagsawata, pagdurog sa ikanga CPP-NPA. Suportado rin po ito ng ilang mga magulang, pero medyo yung mga student groups, lalo na yung mga makakaliwa sa mga eskwelahan, kontra po rito dahil ito ay pagyurak sa karapatan, ikanga freedom of choice, etc., etc. Ano ho ang basa nyo rito? Ano ho reaction nyo rito, General Banak, sir? Well, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa mga panukala, lalo na yung sinusulong ni Secretary Eduardo Anyo, ating SILG, na maimuling maibalik yung batas na yan, anti-subversion law. At inaasahan natin na kapag ito ay naipasa, ay talagang masusugpo na natin ang problema natin sa insurgency. At yun namang issue ng kabataan, well, hindi natin ito pinipigilan. No? In fact, maganda ito, yung student activism, pero wag lang po talagang lalabag na sa batas. Alright. May sinasabi po kasi ang bayan muna, baka magamit ito, maabuso itong anti-subversion law, sir, dahil nung panahon martial law, yun nagamit ito para sa witch hunt, ika nga, or pag-target, wala lang. Pag hindi lang gusto, kursunada raw ng mga otoridad noon, sa bagay noon po ito, talagang huli ng bata at sasabing nagkasala, so may kaso ng subversion. Ito ang pangamba ng makakaliwang mga grupo naman, General Banak, sir. Well, wala pong dapat ipangamba dito, Erwin, dahil ang ating pong mga kababayan ay maaaring magpatuloy sa kanilang araw-araw na gawain at maging yung student activism. Basta wala lang pong ilalabagin ng mga batas. No? So, yun po ang yun lamang ang hangganan. Kapag may nilabag po na batas, definitely mananagot po sila. At yun namang mga sumusunod naman sa batas ay wala po dapat ipangamba. Alright, maraming salamat po, General Bernard Banak ng PNP. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Yes, magandang umaga. Thank you po. Eh, yung bayan,
Sa ilang saglit, makakausap natin itong si Attorney Nelson Borja. Dati po itong chief legal ng PCINP Metrocom. Mga bigati noon, Metrocom. Pag sinabing anong trabaho ng tatay mo, Metrocom, eh lumayo-layo ka na dyan. Baka ikay makulong. Matematikas ito si Attorney Borja, Metrocom ito eh. Major ito na abogado ng Metrocom. Magandang umaga, Attorney Nelson Borja, sir. Oh, magandang umaga. At sa atin mga kongresista sa partilis. Ay, sila Kong Eric nandun sa Dabo at Congresswoman Jocelyn Tulpo at Congresswoman Ninia Taduran. Anyway, ko ay attorney, kaya ako kami natawag, kailangan ko ang inyong expertise. Kasi, ay, hindi ba nung kasagsagan ng martial law, ay talagang kayo ay miyembro ng PCINP Metrocom at kayo nasa legal department. So, at kaliwat kanan ang pag-i-issue ng mga subpoena noon at warrant of arrest dahil sa mga paglabag, ika nga yung mga subversibo ng mga miyembro, ng mga estudyante, attorney. Ano ba talaga ang ika nga malinaw na ibig sabihin ng subversion? Ito po kasi pangamba eh. May mga, ang iba ang tingin nila ang subversion ay baka magamit naman daw, maabuso ang karapatan ng mga estudyante. Pero ano ba talaga ang subversion, sir? Anti-subversion law. What is this? Well, una-una, Erwin, ganito yan. Noong panahon na namin sa Metrocom, ay martial law kasi yan. Kaya madali mag-issue ng mga aso. Arrest and seizure order. Arrest and seizure order. Okay. Aso ang tawag. Akala ko ay mag-issue ng aso. Dahil ako gusto ko mga limang aso. But anyway, arrest and seizure order. Yun ang parang warrant of arrest, attorney. Yes. Sa DND dati ng National Defense. So madali makakuha niyan. Kaya mabilis pa implement yung search at saka warrant doon sa mga membro ng mga subversive organization. Ngayon ito, ang subversive law dati, subversion law, the mere membership, the mere recruitment at saka extending support to the NPA is already a crime, a violation of anti-subversion. So, ibig sabihin, sir, kung noong panahon na yon, kung kunwari ako'y magmamarcha-marcha at may dala-dala akong placard streamer, sabihin ko, mabuhay ang NPA, suportahan natin ang komunismo, pwede akong kasuhan kung meron tayong anti-subversion law? Ayun nga, maraming mga na-demanda dati. Pero alam mo, ito kasi nagiging napatunayan na panahon ni President Correa at saka ni Ramos, President Ramos, na violation ng constitutional right to the right to self-organization. At saka expression yata, di ba? Yeah, expression saka self-organization saka violation ng human rights. So, yon ay na-abolis yan. Panahon ni, naumpisahan niya noong panahon pa ni President Correa. Kasi nawala si President Ramos dahil, kasi President Marcos, dahil dyan ang ginamit ni President Marcos dati laban sa mga subversive organization. Oo, pero tumino naman, di ba? Na-disiplina ang bayan noong, tingin ng ilan, ano, ng marami-raming kababayan natin ngayon, maraming na-disiplina noong nag-martial law. Pero ang sinasabi naman, naabuso naman daw itong anti-subversion na law dahil ginagamit ito pang witch hunt o ng mga otoridad. Basta na labang pag hindi kursyonada mukha mo, subversibo ka, ha? Di ho ba, attorney? Tama yon, tama. Ginamit yon talaga. Ngayon, kaya yan ang magiging problema sa Kongreso dyan. Ang tanong dito, ito ba'y papasa? Okay. Madaling sabihin na magiging epektibo ito sa laban sa kriminalidad, lalo na sa mga anti-subversion. Ano? Pero ang tanong nito, ito ba'y papasa sa Kongreso? Pero ang tanong, sir, kasi, patindi ng patindi, ito'y opinion ni Secretary Anyo ng DILG at sinuportahan po ni General Albayalde na sang-ayon sila na muling mabuhay itong anti-subversion law dahil nga sobra na ang mga harapan, lantaran ng recruitment na CPP-NP, ang mga bata, sumasama at hindi kagaya na pag meron daw batas na gito, medyo maghihinay-hinay ang recruitment ng CPP-NP sa mga kabataan, attorney. Well, ang pinakamaganda rito, pagka nagkaroon ng committee hearing sa Kongreso dyan, dapat marinig
natin, marinig ng Kongreso, yung mga parties involved, mm-hmm. yung mga dating membro, dating nare-recruit, mm-hmm. yung may kinalaman tungkol dyan sa recruitment at mm-hmm. saka sa membership ng anti-subversion. Uh-huh. So yan, yan ang sinasabi ko, baka mahirap ipasa sa Kongreso kasi uh-huh. unang-una, violation of human rights. Mm-hmm. Alawa, So it's itong anti-subversion is bordering between human rights at saka ika nga freedom of expression and ika nga freedom of organization. Ay, yes, yes. Kaya yan ang mga legality na involved dyan. Kaya sabi ko, mahirap ito mapanduhan, mahirap ito maipasa. Pero kung lalagyan ng mga parameters, sir, kung sabihin na talagang itong tao na ito, recruiter talaga ito at dinadala niya yung mga estudyante sa doon, sa makakaliwang grupo, sa kabundukan. Kagaya nung reklamo ng isang ina, pero we found out na hindi pala nakidnap yung kanyang anak. Ayaw na lang talagang umuwi dahil gusto niyang sama-sama na sa mga makakaliwang grupo. Ayaw na nga. Isa pa yan. Isa pa yan. Ang pagkakaintindi ng iba ay membro ng NPA. E ngayon lumutang, hindi naman pala. So, yung mga sinasabi ko, ang tingin ko dito, it requires a long intense study. Yun. Pero kung halimbawa may pasaman, wala namang masama. Mm-hmm. At tingnan natin. Pero kayo, bilang dating membro ng Metrocom, ha, malaki bang maitutulong nitong, in your own opinion, itong anti-subversion law na ito, may malaki bang maitutulong para yung mga kabataan natin, medyo baka bigla nilang yung isang araw, yung anak ko, nandoon na, sa bundok na pala, gumagapang-gapang na doon, at ang tawag, ka-Edwin, kung ano man yan. Alam mo, nasa gray area kasi tayo dyan eh. Oh. Unang-una, mahirap din sa pamunuan ng pulisiya. Oh. No? Kasi medyo mahirap mag-infiltrate sa mga ganyang grupo, no? It requires yung intelligence community natin talaga. Ano? Tsaka maraming trabaho ang PNP dyan, tsaka military. Ayun. On the part, additional yan, additional. Pero, so are you saying na hindi magiging deterrent nito pag anti-subversion law para ika nga matigil ang recruitment ng CPP-NPA ng mga kabataan ngayon? Hindi ito magiging deterrent? Ito yan, ganito yan, Erwin. Kaya ang isang dahilan dyan kung bakit na-abolish yan, kasi ang elemento nitong anti-subversion law ay kasama na sa mga political crimes ng rebellion. Ah, okay. Ganon, rebellion, sedition, taga itong insurrection, taga kudita. Ayun. Natapol ang gobyerno. Oh. Kaya yan ang primary area dyan kung bakit tinanggal yung anti-subversion na yan. Ayun. Included ng elemento nun, included na dito sa mga political crimes ng rebellion, insurrection, at sedition. Alright. So, na yan ang ginagamit ngayon. So ang advice mo ay pag-aralan ng mabuti ng mga mambabatas natin. Yes, lalo na ito ating mga representative na tatlong sa party list. Mm. Congressman Eric Yap. Oo. Oh. Jocelyn Tolpo at si Nina Taguran. Taguran. Oo. Sila na mag-experience dyan at tayo nasa likod nila. Ay, sabagay, siya ay nasa anti-crime nga naman itong ACCIS na ito. Ay, o nga pala, congrats pala. Ikaw pala ang senior legal consultant ng ACCIS, si Attorney Nelson Borra. All right. Maraming salamat, Attorney Nelson Borra. Magandang umaga po. Okay, thank you. Ayun. Dati ito si Tor, nakita ko pa ito eh. Bata pa ako, naka-diaper pa ako, naka-uniform ko ng Metrocom. Oh! May Metrocom. Nakasakay doon sa Metrocom na kotse. Attorney. Okay, di ba? Napadaan ng Metrocom, nakapatigay, nakakaki yun, tapos eh, nakatuck-in yung kaki sa combat boot. Oh, yun ang Metrocom, tapos naka-helmet sila, kulay brown, nakalagay Metrocom. O ba? Mga sinaunang panahon yun. Nako. Ay, biro mo si attorney, ay kontra dyan kasi baka maabuso. Pero ang sinasabi naman po kasi bayan ng gobyerno, they feel na makakapigil ito sa pagdami ng mga kabataan na ika nga, na sumama sa ika nga,
mga kaliwang grupo. Ay, nasa linya na ang aking suki, si Congresswoman Euphemia Culyamat ng bayan muna. Ma'am, magandang umaga. Magandang umaga din sa iyo, sir. Erwin po ito, sir, si Erwin po, Kong. Mm. Anyway, salamat po ha. Talagang alam mo, sa lahat ng mga opposition, ikaw lang sumasagot sa akin, ma'am. But anyway, anyway, ma'am, ang pag-uusapan natin, ay gusto ko lang pong balansihin naman. Hindi naman puro kabila lang. Eh, gusto ko rin marinig yung kabilang grupo. Ito pong opinion po ninyo sa revival na may plano na ibalik muli itong anti-subversion law ayon po sa DILG at PNP dahil pangamba nila ay tumitindi na itong recruitment ng CPPNP na mga kabataan ngayon para sumama sa kanilang grupo. Ano ho ang basa nyo rito, Kong? Ano po, sa tingin ko po, ang anti-subversion law ay siyempre nandyan yung pagsupil lamang ng karapatan ng mamamayan na opo, makapagpahayag ng kanilang hinaing at mga sentimento. Oho. Alam naman natin na yung sinasabing ano to, nagre-recruit no ng mga aktivista. Matagal na natin sinabi no, yung pagiging aktivista ay hindi talaga ito mga NPA. At saka hindi rin paglabag yata sa constitution ho yan dahil meron tinatawag na freedom of expression, freedom of movement, freedom of organization. Alam naman natin na ang lahat ng mga ang lahat din sa atin bilang mga na Pilipino ay may ano tayo na kailangan nating alamin no kung ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Mm-hmm. At siyempre yung anti itong subversion kasi eh, nakikita namin particular sa amin na mga katutubo. Opo. Kahit yung mas tumitindi lamang yung paglabag ng mga sa namin. Halimbawa, kami bilang mga katutubo, tumitindig lang kami sa aming sariling sistema no ng ekonomiya, ng politika at ng kultura, ay tinilanap pa namin sa aming mga tumitindig kami doon sa aming mga komunidad ng para itaunlad ito ang aming mga komunidad sa pamamagitan ng pagtatayo ng pero, ng paaralan at saka yung palaging yung iugnay no iugnay doon sa mga sinasabing mga rebelde no sa tingin naman natin ay sa amin pagtingin ay hindi po yung maging rebelde hindi po dahil sa kung ano yung halimbawa yung sinasabing mga tawag dito pagdidokumanista ng Pilipinas hindi pa yun. Mm-hmm. Ang pag-rebelde po ay makikita natin doon sa kung ano ang kalagayan ng ating bansa. Ang daming naghihirap, no? Mm. Halimbawa sa amin ay nag-ano na nga kami, nagtayo na nga kami ng sariling paaralan dahil sa kakulangan ng gobyerno, nabigyan kami ng mga social na service. Pero makasingit lang ako kung Culyamat, ma'am. Itong anti-subversion, naniniwala ba kayo na kapag naipasa itong muli, na ibalik itong anti-subversion law, matitigil na ang pag-recruit sa mga kabataan para sumali sa CPPNPA? Hindi po yun. Hindi yun ang solusyon? Hindi po yun ang solusyon. Okay. Yung sinasabi na nga natin na bakit may ganitong mga pangyayari dito sa ating bansa? Eh dahil ito sa kahirapan, no? Mm. Sa kahirapan na nagre-reklamo lang tayo na ng hindi magandang mga programa, halimbawa para sa mga magsasaka, na wala silang sariling lupa. Sasabihin natin na sa 10 magsasaka, 8 dito, walang sariling lupa. At ano ngayon ang yung hanap buhay? Ayun. Ang sakit lang talaga natin dito, kung paano natin ipantay yung ating sistema ng ating ekonomiya na walang maghihirap at sino ba naman ang hindi magre-reklamo sa kalagayang ito na ang dami na lang nagsisikap ng sarili para mabuhay. Ito pa yung iuugnay na ito yung mga membro ng mga komunista. Uh-huh. Anyway, Kong, thank you po for your opinion. Maraming salamat po at salamat po. Huwag po kayo manawa, ma'am. Sagutin po yung mga tawag namin. Ano po, Congresswoman Euphemia Culyamat ng bayan muna. Magandang umaga po, ma'am. Mabuhay po kayo.
dito. Thank you, thank you. Si Congresswoman Eufemia Cullamat ng Bayan Muna, at sinasabi niya hindi siya naniniwala na magiging deterrent or pangontra ang anti-subversion law para matigil ang recruitment ng mga kabataan para sumanib sa CPP-NPA. Well, Bayan, nung kapanahon ko, nung kolehiyo, meron na rin itong anti-subversion. Pero depende rin ho kasi sa bata . Kung yung bata, ito ho ang totoo dyan. Ako bilang parent, magulang ho ako. Kung ang bata, parang mamimili ka . Anong gusto mo? Malulong sa droga ang iyong anak o malulong sa ikang activist mo? Kasi pag ang bata, pag umuwi sa bahay, walang makakausap, walang guidance, hahanap ng barkada. Hahanap ng kausap. Correct ka dyan. Kung parehong magulang nagtatrabaho, yan ang problema. Ha? Kaya kailangan talaga, ang habang lumalaki ang bata, simula high school, simula grade 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hanggang 20, binabantayan. Dahil kapag yung bata na yan umuwi sa bahay, wala siyang makausap, may problema, wala siyang makonsulta, ayan ho ang problema dyan. Wala siyang mapagsabihan na, ma, kinausap ako ng classmate ko, sumama raw ako sa anak bayan, sa LFS, maganda raw ito. Pero kung may magulang, may makausap yung bata, sasabihin, naku anak, mag-aral ka muna, may okay yan, pero extracurricular yan . Hindi kaya baka makuhaan ka dyan. Or yung bata, ma, sinasama ako ng barkada ko, baka pwede akong payagan mo naman ako pagkatapos ng school, medyo gagabihin ako, 9 o'clock na. Pwede ba? Kung walang nanay, walang tatay, di magpagabi siya. Ang naiiwan lang, yaya o si Lola. Patay, si Lola ayaw na rin magsalita. Kaya nga po, kahit anong batas ang ilagay mo dyan, kahit walang batas, ang kailangan lang po ay guidance. As the parents, tayo hong mga magulang ang responsable na kausapin niya mga bata. Kahit ano pang recruitment dyan. Kapag nandyan ho, nababantayan yung bata, nakakausap. Anak, kumusta yung pag-aaral mo? Anak, kumusta yung school? Kumusta yung barkada mo? Yung kausap mo lagi dati, kasama mo dito, bakit wala na anak? Saan na siya? O anak, anong kuan? O anak ka, may rally mamaya, ingat ha. O ako muna sumama dyan, baka nako. At kausapin mo yung anak mo, whether lalaki or babae yung anak mo, talk to them. Tignan mo kung anong tingin nila, testingin mo kung anong prinsipyo nila. Tanungin mo, kunwari yung anak mo ay 4th year high school, grade 11, grade 12, may uusisip na yan, college. Ano kanong tingin mo dito sa administrasyon ni Duterte? Subukan mo lang. Doon mo malalaman, sabihin, walang kwenta yan, tay. Ako, ganito yan, ganun. Nako, dapat makakuha na yan. Sabi ng mga group, mga kabarkada ko, may problema na ho. Yung anak mo medyo na nagigilid na sa kaliwa. Ayan, napapali na doon. Pero pag sinabi naman ng anak mo, sakto lang, okay lang siya, marami siya nagawa, wala kang problema. And it doesn't mean also na pro-Duterte siya. Sinasabi niya, sakto lang. Dahil gusto siya ng taong bayan. Pero pag sinasabi, nako, walang kwenta yan pa, dapat matanggal na yan, etc. Tama yung ganito. Kaya nagre-rebelde, ganito. Nako, may problema yung anak ninyo. Kausapin na ho ninyo ng masinsinan at ipaliwanagan.